أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa atin pong mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa lahat ng aking mga kaibigan, sumayin niyo po nawa ang kapayapaan at pagpapala, habag ng dakiling tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napakagandang pagkakataon muli, mga kaibigan at mga kababayan, ang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang may parating natin sa pamamagitan ng isa pong munting pagsisikhay na ito, ang isang katanungan na maaring magbigay, magbuka-pagbukas sa kaunawaan ng bawat isang mananampalataya at ikaliliwanag sa kanyang pananaw sa kanyang pananaw sa buhay patungkol sa kanya, sa pagsamba, patungkol sa kanyang espiritual na aspeto sa kanyang buhay. Unang-una, ang akin pong i-share sa inyo ngayon, mga kababayan at mga kaibigan, ay ang katanungan o kasagutan sa katanungan, bakit kailangan nating sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit kailangan nating sumamba sa Diyos na ating tagapaglikha? Okay, ano ba yung mga dahilan? Okay. So, mashallah, alhamdulillah, mga kapatid at mga kaibigan, na akin pong babasahin sa inyo ang ilang kapahayagan, mensahe mula sa banal na Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magkaroon tayo ng idea, magkaroon po tayo ng kumbaga parang dahilan para sumamba sa Diyos, okay, na tagapaglikha. Unang-una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukumul la ilaha illallah. La ilaha illahu wa khaliqul kulli shay'in fa'budu. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa wika natin, siya ang Allah, ang ating Panginoon. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang tagapaglikha ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay. So, sambahin po natin siya. Yun po yung pagkakasabi doon sa banal na Quran. At isa pa na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wakala ta'ala, fil Quran al-Karim, Alladhi ja'ala lakumul ard firashan wa sama binaan wa ansala minas sama iman faakraja bihi minat zamarati rizkan lakum fala taj'alu lillahi adadan wa antum ta'lamun. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa atin pong pinaka, sa atin pong wika, sa pagkakaliwa, iwi niya sa ating wika, si Allah na may likha nitong mundo na parang higaan na napakalawag at kanlungan naman ang mga ulap. At nagpamalibis ng ulan mula dito na nagpatubo sa mga punong namumunga para maging panustos ang kanyang mga nilikha. Kaya't huwag kayong magkaroon ng Diyos na ipapantay sa kanya, gayong inyong nalalaman na wala siyang kaparis. So mga kaibigan at mga kababayan, dito po sa kanya pong sinabi sa banal na Quran ay isa pong may maliwanag na mensahe upang ang isang nilikha, ang isang tao ay kailangan niyang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon ay magbibigay po tayo ng mga kadahilanan kung bakit kailangan nating sambahin. Una, dahil sa kanyang mga katangian, okay? Sa kanyang walang kaparis na katangian. Okay, dahil unang-una mga kababayan at mga kaibigan, kagaya po ng mga nauna nating mga lecture po dito po sa live broadcast dito po sa FB, sa Idealog Live, ay naipahayag po natin o nai-share po natin yung mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-isang Diyos na tagapaglikha, bilang manlilikha ng sa mga tao at sa mga bagay na hindi nakikita at doon sa mga nilalang na lumilipad sa iyong papawid at mga nilalang na lumalangoy sa karagatan at gumagapang dito sa lupa. So, lahat ng itong mga nilikha na ito ay nanggaling sa isang makapangyarihang manlilikha. Okay. So, isa sa kanyang katangian ay yung siya ang tagapaglikha ng lahat, tagapanustos. Tagapaglikha, nilikha niya tayo. Pagkatapos niya tayong likhain, ay nagpamalabis siya ng mga ilan sa kanyang mga nilikha ng panustos. Okay. So mabubuhay tayo after na ilagay niya tayo dito sa mundo. Bilang tagapamahala dito sa napakalaking mundo na ibinigay niya sa atin, no? Niloob niya na pamahalaanan ng tao. Okay? So, ang isang nilikha ay nararapat na sumamba at kumilala lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa kadahilanan ng walang ibang Diyos maliban sa Kanya at walang sino man ang makakapantay sa Kanyang mga katangian na ito. Dahil kung katotohanan mga kaibigan at mga kakababayan, kung mayroon mang nilikhang Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaparis niya ang katangian, maaring maging dahilan ito ng tao upang hindi na tayo sumamba at kumilala sa Diyos. Wala nang dahilan ng tao upang magbalik loob sa Diyos o kumilala sa Diyos dahil mayroon siyang nakikita dito sa mundong ibabaw na isa sa mga nilikha ng Allah na mayroong katangian na kagaya niya na manlilikha. Okay. So, dapat maging maliwanag ito mga kababayan at mga kaibigan na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga pangalan, at sa kanyang pagiging Diyos. Okay? Walang ibang Diyos maliban sa kanya. Dapat maging malinaw ito sa isang mananampalataya upang hindi siya maligaw na sa pagtahak sa matuwid na landas. Okay? Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa kanyang pambihira at pansarili lang na katangian na walang iba na nagmamay-aring ng mga katangian nito at mga magagandang pangalan maliban sa kanya na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay? So dapat mga kaibigan at mga kapatid, malalaman ng isang mananampalataya kung siya ay tumatahak sa isang matuwid na landas tungo po doon sa tamang pagsamba at pagkilala sa Diyos sa pamamagitan lang po ng mga tinatawag na authentic o itong mga katuruan, kaalaman na mismong siya ang nagpahayag sa kanyang mga pilinglingkod. Gaya ng propeta mula kay Adam hanggang kay propeta Muhammad na pinakahuli sa kanyang mga sugo. Sumaka nila nawa ang kapayapaan. Okay? So maging isang tanda ito o isang guide sa isang mananamba, yung dahilan na dapat niyang sambahin ng Allah dahil sa siya yung tagapaglikha, siya yung nagpabigay ng panustos ng kanyang mga nilikha, siya yung
magdadala siya yung mag yung kanyang panuntunan ang magiging gabay ng tao upang pumunta o makarating doon sa ipinangako niyang buhay na walang hanggan sa paraiso. So ito yung dahilan kung bakit ang tao, kasi kung merong ibang Diyos na nangako na ito, nangako sa atin ng isang maliwanag na tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, sino siya? Okay? Yun ang tanong dyan. Ano ang nilikha ng Diyos na ito? Kung mayroong mga iba na itinatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, doon dapat, ito dapat ay maging kriteriyon ng isang mananamba. Okay? Kung mayroong ibang Diyos maliban sa Allah, asan ang kanyang nilikha? Okay? Siya ba ay kaparis ng katangian ng nag-iisang tagapaglikha na siya ay lubos na nakakakita sa lahat ng bagay? Siya ang lubos na nakakaalam sa lahat ng bagay? Ha? So walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating sambahin ang ating Diyos na tagapaglikha, ang ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaibigan at mga kababayan, naging masalimuot ang pananaw, naging masalimuot o naging malabo sa isang taong nagsasabi na meron siyang kinikilalang Diyos na iba maliban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Naging malabo sa kanya yung ganitong klase ng usapin o katanungan na hindi niya kayang mabigyan ng isang karampatang kasagutan, isang matibay na kasagutan, na mas siya mismo sa sarili yung masasabi niya definite. O kaya ay sigurado siya sa kanyang sarili na tama nga yung kanyang sinasamba. Naging masalimuot ito sa kanya dahil unang-una ay patuloy at patuloy niya itong pinaniniwalaan. Kumbaga para siyang nakakulong sa isang katanungan na hindi niya alam kung ano ang magiging kasagutan. At naway loobin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan linaw ito sa kanya at siya ay makapagbalik loob sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at maitama yung kanyang pagsamba at pagkilala doon sa natatanging katangian ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mga kaibigan at mga kababayan, sa patuloy na atin pong pagmamaramot sa atin pong sarili upang tanggapin ang isang katotohanan na mayroon lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, tayo po ay nakakulong doon sa mga ganitong klase ng katanungan. At maaring nakakulong tayo sa mga bagay na hindi natin alam kung paano sasagutin, samantalang ito ay maliwanag po. Ito po ay maliwanag na sinasagot ng pananampalatayang Islam. Tayo po ay inilalabas ng pananampalatayang Islam sa isang pagkakakulong doon sa mga katanungang, ikaw ba ang may kagustuhan na maging Omar ang iyong pangalan o maging Jennifer ang iyong pangalan o maging Mario ang iyong pangalan? Ikaw ba yung may kagustuhan sa iyong pangalan? Ikaw ba ang pumili nito? So itong mga katanungan na ito ay maaring hindi natin alam kung paano sasagutin. Ikaw ba ang may kagustuhan? Ikaw ba ang namili sa iyong mga magiging magulang? Ikaw ba ay may kaalaman kung ano ang mangyayari sa iyo sa sunod na 5 taon sa iyong buhay? Ikaw ba ay may kaalaman kung aabutin ka pa ng susunod na araw? O gigising ka pa ba after na ikaw ay matulog? Mga kababayan at mga kaibigan, isa pong pag-anyaya sa inyo na nakikinig at nanonood po dito po sa ating live
lecture dito po sa E-Dialogue Facebook page. Kami po dito po ay nag-aanyaya sa inyo na sa kabila ng ating mga paniniwala, magkaibang paniniwala, ay tingnan natin, tingnan natin yung bigat ng mga tinatawag na ebidensya, na kung saan tayo ay kailangang magpasakop dito sa mga katibayan na ito, sa mga ebidensya na ito. Kailangan natin itong kailangan nating magpasakop sa aral na ito, dahil ito ay katotohanan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya mismo ang nagsasabi, ako ang nagbigay sa inyo ng lahat-lahat. Ako ang nagbigay nitong mundo sa inyo upang mainyo parang maging higaan. So, hindi baga natin naiisip, mga kababayan at mga kaibigan, na isa lang pong makatarungang hakbang natanggapin po natin ang katotohanan na siya lang po ang dapat nating sambahin at wala na pong iba. Sa kabila ng atin pong mga pagkakaiba-iba o pagkakaroon ng mga magkakaibang mga aral mula sa ating mga nagiging sandigan ng ating pananampalataya, makikita natin na mayroon tayong iisa, mayroon tayong common denominator. At ito ay ang pagtanggap natin na mayroong Diyos na tagapaglikha, may lumikha po sa atin. Bakit hindi natin doon umpisahan, mga kaibigan at mga kababayan, ang pagtahak sa isang matuwid na pananamba? Okay? Tanggapin natin na ang Diyos, yung kanyang mga pambihirang katangian ay siyang maging dahilan po natin upang siya ay ating sambahin. So yun po yung unang dahilan kung bakit natin siya kailangang sambahin, mga kaibigan at mga kababayan. Naway naging maliwanag po. Ha? Kung wala po tayong maisip na ipapantay sa kanya, dahil sa katotohanan sinabi niya sa banal ng Quran na walang sa kanya ay may papantay. So tayo, anuman yung sigasig natin, yung mga ibang mga mangaral, anuman yung sigasig nila upang ipaalam sa atin na may ibang Diyos, yung tayo yung Diyos ay pinapangaral nila, ito yung dapat sambahin. Pero tayo na mananamba, ha? Tayo yung pipili. Dahil tayo yung binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaisipan upang sumuri sa aral natin pong tinatanggap. Ito ba yung aral na makapagbibigay sa akin ng katagumpayan? So, nasa atin pong sarili. Hindi po ibinigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nangangaral sa atin ng mga ganitong doktrina o aral patungkol sa pananampalataya, hindi niya ibinigay itong liwanag na pagkaliwa-liwanag na aral. Okay? Kundi ibinigay lang po ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan. Okay? Mga kaibigan at mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating sambahin, ha? O kailangan nating sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil lalong-lalong-lalo na po doon po sa mga na ligaw yung pagkilala o lihis yung kanilang katuruan doon sa tunay na ipinihayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Okay? Sa mga gabay na ibinigay niya sa pamamagitan ng mga buhay na gabay, sa pamamagitan ng mga lingkod
sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga mensahero, nagpadala po ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kapahayagan upang maging gabay natin sa pagtahak dito sa matuwid na pamumuhay dito sa mundo. Kapalit nito o kasabay nito habang tinatamasa natin yung mga biyaya ng Diyos, dapat nandun yung pagsamba sa Kanya, yung pasasalamat sa Kanya, yung pagtamang pagkilala sa Kanya. Ngunit nakakalungkot mga kababayan at mga kapatid, dahil iba po yung atin pong nagiging pananaw dito sa pagsamba, gawa marahil ng mga katuruan na gawa-gawa lamang ng tao, at ito ay ina-ascribe nila o ipinapatungkol nila sa Diyos. So bawat oras na dumarating sa ating buhay, mga kababayan at mga kaibigan, ay nababawasan din yung oras at panahon natin na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin siya at magbalik loob sa kanya. Sa mga taong naghahanap ng tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, ito dapat ang unang-unang nilang naisip, unang-unang nilang dapat gawin. Ang kilalanin siya bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, at kilalanin ng mga tao na pinili niya na maging kanyang mga lingkod. Ito po ay ang mga taong binigyan niya ng kapahayagan. So tayo po mga kababayan at mga kaibigan ay nasasakop ng kanyang huling kapahayagan. Ito ay ang banal na Quran. At kasabay ng kanyang pagbibigay sa atin ng kanyang huling kapahayagan ay ang pagtatalaga niya sa kanyang huling prometa o sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan bilang habag sa sangkatauhan. Ang kanyang aral ay magbibigay linaw sa mga aral na na-feed sa atin ng ating mga tagapagturo. Dahil unang-una, ang aral ni Propeta Muhammad ay mula sa kapahayagan mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin siya na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Pagkatapos ay tahakin natin ang isang pamumuhay na nakapalo po sa kanyang panuntunan. Upang ang tao na naghahanap ng katotohanan ay makalabas sa pagkakakulong niya doon sa mga katanungang ano, bakit ba ako nilikha dito sa mundo? Upang masagot ang mga katanungang ang dakilang tagapaglikha ang may lubos na kaalaman kung bakit si ganito at si ganito ang aking mga magiging magulang. At dahil sa kaunawaan ay binigay ng dakilang tagapaglikha na ito, ay nabigyan po tayo ng isang pagkakataon upang sa kalooban ng Allah ay makita din natin yung tamang daan na tinahak ng mga naunang mga propeta, sugo at mga lingkod ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Hindi po tayo dapat maligaw sa pagsamba, mga kaibigan at mga kababayan,
nang dahil lamang sa mga katuroang walang katibayan. Binigyan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayanan na unawain ng mga bagay-bagay na nagtuturo sa atin sa isang maliwanag na aral. Dapat po nating i-entertain itong mga ganitong klase ng mga aral upang nang sa ganun ay maliwanagan tayo. At kung luloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makita rin natin yung katotohanan na sa lahat ng ginagawa natin, kasiyahan man nandito na tinatamasa natin sa mundo, kailangan natin sambahin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kilalanin siya upang maranasan natin, insha'Allah, pagkatapos ng buhay natin dito, yung katagumpayan at kasaganaan din sa kabilang buhay. Ngunit paano ito mangyayari, mga kaibigan at mga kababayan, kung patuloy po natin ikinukulong yung ating sarili sa mga kaugalian, sa mga nakaugalian o sa ating mga minana, sa ating mga magulang na paniniwala na kahit sila, kung sila ay nabubuhay, ha? O sila ay magbalik sa buhay, maaring sabihin nila sa atin na umalis ka dyan at hindi yan ang tunay. Ako ay napahamak ng dahil sa paniniwala na yan. Kung maari lang sana sila ay bumalik na ganun. Ngunit wala, dahil unang-una, mga kababayan at mga kaibigan, sila noong kanilang panahon ay sinubok din. Ha? Sinubok din ni Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman nila kung sila ba ay nagtagumpay o hindi. Ha? At isa pong kasiguruhan na kapag si Allah, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sinamba, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos na tagapaglikha ang iyong sinamba, katunayan na ikaw ay maituturing na lugi. O kaya ay walang wala kang mapapala doon sa mga ginawa mo na akala mo sa iyong sarili ay kabutihan dito sa mundo nung ikaw ay nabubuhay pa, nung sila ay nabubuhay pa. So ganun din tayo, mga kababayan at mga kaibigan. Tayo ay sinusubok ng ating nakilang tagapaglikha sa pamamagitan ng ating mga gawa habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kalinsabay nitong pagtahak natin sa buhay natin dito, yung kanyang gabay. Yeah. Itong gabay na ito ay nililingon lang ng mga taong mayroong consciousness kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron silang sa kanilang sarili ay naghahanap sila ng lingap mula sa kanyang tagapaglikha, ng kanilang tagapaglikha. So, meron silang ugnayan. So, itong gabay na ito ay nakadikit sa kanila. Ngunit sa mga taong nagtatakwil sa gabay na ito, ay akala nila sa kanilang pakiwari sila ay nagtatagumpay na dahil matagumpay sila dito sa mundo. Ngunit paano, mga kaibigan at mga kababayan, sa kabilang buhay, after ng buhay natin dito sa mundo? Lagi nating tatandaan, mga kaibigan at mga kababayan, maaring sa atin, sa ating maling pananaw, nabunsod na isang maling katuruan sa atin, ay masasabi natin, pag ikaw ay tagumpay dito sa mundo, ay wala ng problema. Okay? Tagumpay ka, tagumpay ang iyong pamilya, ang iyong mga anak ay tagumpay at kayo ay nakalagay sa isang estado dito sa mundo na masasabi ng iba na tagumpay sila, nakakaangat sa buhay. Ha? Tandaan natin, mga kababayan at mga kaibigan, sa mga gatong klaseng tao na tinitingnan nila yung kanilang sarili na tagumpay dito sa mundo, hindi nila naaalala kung paano sila, o hindi nila aalalahanin kung ano ang magiging kalagayan nila sa kabilang buhay. Sila ay kontento na dito sa buhay nila, dito sa mundo, sa karangyaan, sa kadagumpayan, sa kanilang mataas na estado o kalagayan dito sa dunya o dito sa mundo.
Kabaliktaran ito ng isang taong namumuhay at minuminuto sa kanyang buhay, sigo-sigundo sa kanyang buhay, siya ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pamamagitan ng kanyang limitadong kakayanan na maaari niyang magawa na kabutihan sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paunang gawa na siyang magbubukas sa itong isa iba pang mga gawaing kabutihan na kanyang magagawa sa susunod na yugto pa ng kanyang buhay. Sa susunod na minuto at araw pa ng kanyang buhay. Sa isang taong walang ginawa kundi ang magsumamo sa Allah, sa kapatawaran ng Allah, sa habag ng Allah, kahit siya ay dinadapuan o dumadanas ng kahirapan dito sa mundo, na laging nagsasabi na ikaw o Allah, ikaw ang nakakaalam ng lahat, ikaw ang nagbibigay ng lahat sa akin, at sa kaunti man o kamunti man na kanyang nararanasan kumpara sa katagumpayan dito sa mundo ng mga may kakayanan, siya pa rin ay nagsasabing alhamdulillah. Siya ay nagsasabing siya at nagpapasalamat sa Allah, siya ay pumupuri sa Allah minuto at segundo sa kanyang buhay. Daanan man siya ng mga pagsubok, daanan man siya ng mga bagay na kapag dumanas sa ibang tao ay nanlulumo sila, ngunit siya ay nandun pa rin at nandyan pa rin na nakakapit sa panuntunan ng Allah. Dahil sa kanyang pagtitiwala, nakapalit ng kanyang paghihirap dito sa mundo, kapalit ng pag-iwas niya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Allah, ay matatamo niya ang katagumpayan sa susunod na buhay. Mga kaibigan at mga kababayan, isang dahilan upang ang tao ay makulong ulit sa isang katanungan, ano ang mangyayari sa akin sa kabilang buhay? Ano ang kasasapitan ko pagkatapos ng aking buhay dito sa mundo? Sapat na ba ang aking mga natamo, natamasa, natagumpay dito sa mundo upang ito ay maging daan o tumayo itong mga pangyayaring ito sa buhay ko dito sa mundo sa kabilang buhay at sasabihin niya, nagtagumpay ka sa mundo, tagumpay ka rin dito. Pero dapat natin ma-define o kailangan natin mabigyan ng tamang kahulugan yung tagumpay dito sa mundo. Kasi ang tagumpay dito sa mundo na hindi patungkol sa Allah, yung pagkakaroon niya ng tagumpay dito sa mundo, hindi siya kumilala sa kanyang dakilang tagapaglikha, hindi siya nagbalik loob sa kanyang dakilang tagapaglikha, anong tagumpay ang kanyang matatamo sa kabilang buhay? Okay? Sa isang, kagaya ng sinabi ko kanina, sa isang taong mayroong pinangahawakang katagumpayan dito sa mundo, hindi niya maisip ang katagumpayan sa kabilang buhay. Ngunit ang isang tao na punong-puno ng pagsubok dito sa mundo at nag-iipon ng mga bagay-bagay na ikinalulugod ng Allah at naging katanggap-tanggap sa Allah, at ito ay inipon upang tumayo sa kanya sa kabilang buhay at maging lakas at maging gabay, maging sandigan niya upang masabi niya sa kanyang sarili, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan niya sa akin ang tamang gabay noon nandun ako sa mundo. Naging mahirap man ang aking buhay sa mundo, naging masarap naman at napakagandang kalagayan ang naghihintay dito sa akin sa kabilang buhay. Mga kaibigan at mga kababayan,
Sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang natin makikita, sa pagkilala lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang natin makikita yung tunay na katagumpayan. Sa pamamagitan ng katuruan ng kanyang huling propeta Muhammad, na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan bilang habag sa sangkatauhan, lamang natin malalaman ang tunay na aral na magdadala sa atin sa tamang pagkilala, pagsamba, at insyaallah sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Diyos at ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun po yung sikreto, mga kababayan at mga kapatid, ng isang Muslim na tunay na naniniwala, nagpapakupkup, nagpapasakop, siya ay mayroong sinsirong pananampalataya at paniniwala sa kanyang Rab, sa kanyang Panginoon. Na insyaallah, makamtan niya ang habag nito at marating niya ang Jannah, ang paraiso na ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahilan upang ang isang tao, mga kababayan at mga kapatid, para makita natin ang katotohanan na ito, buksan natin ang ating mga puso. Okay? I-open natin ito sa katotohanan, mga kababayan at mga kaibigan. Huwag po natin punuin ang puso natin ng mga bagay-bagay na walang kapararakan at walang magagawa sa atin, sa ikabubuti natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Buksan natin ito, mga kababayan, itapon ang mga maling pananaw, maling mga itong mga haka-haka at mga kuro-kuro na nagsisilbing harang upang malaman natin ang katotohanan. Okay? Ang ating puso ay pagmamayari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at dapat lamang na ang mga tunay na katuruan at mga tunay na magiging magagamit natin, no? Magiging kasangkapan natin upang makita natin ang katotohanan, dapat nandun lang po. Ito po yung nakaimbak po sa ating puso. Okay? Itapon natin ang lahat ng mga hindi natin kailangan, hindi, walang pakinabang, itapon natin ang galit, ang itapon natin ang maling definisyon, itapon natin yung mga maling katuruan, na nagiging harang upang malaman natin ang Islam, ang tunay na patnubay sa sangkatauhan. Okay? Mga kababayan at mga kaibigan, sa puso ng isang taong mananampalataya, dapat ang mayroon sa kanya ay yung pagpapasakop sa Diyos. Dapat ang nandito sa kanyang puso ay ang tunay na pagsunod sa Diyos. Dapat sa kanya nandun yung sinseridad na malaman kung ano nga ba yung tunay na kalugod-lugod sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At higit sa lahat, mayroon siyang kapayapaan mula sa kanyang tagapaglikha. Mga kababayan at mga kapatid, minsan pa, kami po ay nag-aanyaya sa isang malinis, sa isang dalisay na pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Alamin natin ang kanyang katangian upang hindi tayo mamali. Ha? Upang hindi tayo magkamali ng sasambahin at pag-uukulan ng pagsamba. Upang hindi tayo mamali, mga kaibigan at mga kababayan, sa tatahakin nating landas gamit yung napaka dalisay nating
intensyon na sambahin ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Wala tayong gagawin na magpapahirap sa atin upang sambahin natin ang nag-iisang Diyos ng tagapaglikha. Walang dahilan para mahirapan ang isang mananamba upang mapahirapan yung kanyang sarili sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ng tagapaglikha. Napakadali po. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kilalanin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha at gumawa ng kabutihan. At ang kabutihan na ito, maliit man o malaki, lihim man ito o hantad, ito po ay pagsamba sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay. Mga gawaing kabutihan, maliit man ito o malaki, ay nagsisilbing ilaw sa daan na tatahakin natin, at ito'y magiging tanglaw natin, itong mga mabubuting gawa na ito, maliit man o malaki, nakatago man ito o nakalantad na paggawa natin ng kabutihan, siya po ay magiging kapakinabang sa atin sa kabilang buhay. Hindi natin kailangan na gumamit ng pananalapi na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibabalik natin sa walang bayad. Hindi po ganyan ang totoong aral na mula sa Diyos. Hindi po tayo hinihingan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anuman na mula sa Kanyang ibinigay. Mali po yung sinasabi na ibalik natin sa Diyos yung Kanyang mga biyaya. Mali pong ang biyaya ng Diyos ay binigay niya po sa atin dahil ito po ay atin pong kailangan. Hindi po yan kailangan ng Diyos. Okay? So, hindi natin kailangan ang pananalapi sa usapin ng pananamba. Ang salapi ay ginagamit lang po natin. Magagamit natin yan upang magkaroon pa tayo ng hasanat o mga reward. Tumulong ka sa tunay ng mga nangangailangan. Ikaw mismo ang pupunta doon upang ang intensyon ay malugod sa atin ang ating Diyos na tagapaglikha. Mga kaibigan at mga kababayan, wala pong mahirap sa paggawa ng tama. At wala rin po itong kabayaran. Ito po ay libre. Ang paggawa po ng tama ay libre. At hindi po siya mahirap. Nagiging mahirap lang po ang mga bagay na ito kapag ang isang puso ay punong-puno ng mga bagay na hindi kapakinabang sa Kanya na nagiging dahilan upang hindi tanggapin yung Kanyang pagsamba. Akala lang po natin, dahil sa ating emosyonal na pag-ako na tayo ay isang mananamba, dahil ito nga po ay isa sa mga katuroan na ipinifeed po sa atin ng mga bagong mga ngaral dala ng kanilang makabagong aral, ay akala natin nagiging kapakipakinabang. Ngunit ang katotohanan ay sila po ang nakikinabang niyan. Ito pong hindi makatarungan na gamitin po natin ang mga bagay na pananalapi patungkol sa pagsamba at ito ay ibibigay natin kuno na ipapangaral na ibalik daw natin ito sa Diyos. Ito po ay maliwanag na maling aral, mga kababayan at mga kaibigan. So kami po ay nag-aanyaya muli, sampu po ng aking mga kasamahan dito po sa e-dialogue. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Nabuksan po ninyo ang inyong mga puso't isipan sa mga katotohanan na sa Islam po natin makikita. Kami po ay nag-aanyaya sa pagtanggap ninyo ng mga katotohanang aral na ito, kaalinsabay ng pagtanggap natin na mayroon lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nararapat lamang sa Kanya yung ating pagsamba.
Dahil kung walang magagawa ang ating pagsamba para sa ikabubuti natin, ikabubuti ng ating magiging kalagayan sa kabilang buhay, dapat hindi siya nagpadala sa atin ng mga gabay. Dahil katotohanan, mga kaibigan at mga kababayan, kung titingnan po natin, kahit hindi natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, nananatili po siyang Diyos at Panginoon. Dahil bukod po sa atin ng mga tao na kailangan gumawa ng tamang pagsamba at pagkilala sa Kanya, mayroon din po siyang ibang nilikha, ha? At walang ginawa itong mga nilikha na ito, kundi ang sundin ang kalooban ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Hinding-hindi po sila gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod o taliwas doon sa pagkakalikha sa kanila. Napakaraming nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at isa lang po tayo na tao. At ang nakakalungkot, kaalinsabay ng pagkakalikha sa atin ay binigay niya sa atin ang mga katangian na angat sa iba sa kanyang mga nilikha. Ngunit, hindi ito nagagamit ng ilan sa atin upang makita at masumpungan ang tunay na pagsamba at pagkilala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Mga kababayan at mga kaibigan, kayo po ay aming inaanyayahan sa sino man na gustong magbalik loob sa Diyos. Sa sino mang gustong makatunghay doon sa tinatawag na isang dalisay na pagsamba, pagkilala at paggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa Diyos. Dito po natin yan matatagpuan sa Islam, mga kababayan at mga kaibigan. Nanyayahan po namin ang bawat isa sa inyo, sa mga taong, o sa aming mga kaibigan, sa aming mga minamahal na kaibigan at mga kababayan, kilalanin natin ang nag-iisang Diyos at tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng kanyang mga biyaya, kapayapaan, habag ay mapapas atin. Minsan pa po, ako po ang inyong kapatid, Brother Yasser Abdullah Banaw, na sa inyo ay nag-iiwan ng isang mapayapang gabi, punong-puno ng pagpapala at habag ng nag-iisang Diyos at tagapaglikha. Naway bawat isa po sa atin ay maisip na kailangan natin ang tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi masayang ito. Ako po ay nag-iiwan sa inyo ng magandang-magandang gabi at isa pong mapayapa na pamumuhay, mabiyayang pamumuhay sa bawat isa sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.